Hello guys sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako si Will Alvarez. Teka lang, madilim. Alam nyo guys, matagal ko na rin pinag-isipan kung mag-vlog ako. Kasi hindi naman ako sanay ng ganito eh. Pero dahil matagal ko pinag-isipan, mula 2014, ngayong 2020. So, buo na ang aking decision na mag-vlog dahil new normal na tayo at higit sa lahat, meron ng product para sa mga mahihirap na vlogger. Diba? Yun. Umahawi ng buhok. Ito yung V8 sound card na kung saan ay masyadong mabili ngayon kasi pasok sa ating new normal. Maraming pwedeng gumamit ito, mga teacher, pwede kayong magturo ng online sa mga estudyante nyo. Tapos, sa mga, syempre mga vlogger, sa mga gusto mag-vlog, katulad ko. So, lahat tayo, mag-vlog na tayo, mga tao. Kasi mura na ito eh. Maging vlogger na tayong lahat. So, yun. Madaling gamitin. Narito. Internal opening. Tignan nyo ha. Meron ako na pindot na hindi sinasadya. A company instrument, charging, earphone. Kita nyo kasi madilim ano. Bahala kayo, basta sasabihin ko na lang. Headset. Tapos, ito yung mic na condenser mic. BM 800 condenser mic. So, isang set ko siya nabili. Napakamura lang. Kaya nga sabi ko, mag-vlog na tayong lahat ng tao eh. Kasi may mga mura ng mga kagamitan katulad nito. So, nga, nakalimutan ko sabihin, meron dito mga effects. Kung kayo ay magaling magpatawa, meron mga, diba? Yung mga tawa-tawang ganyan. Tapos merong, tapos mong kumanta, yon. Tapos, gusto mong pasikat, ito. Marami pa. Pipindutin ko na lahat, ha? O, pipindutin ko na lahat. O, may ganun. Bahala na kayo kung saan nyo gamitin yon. Ito pa, o. So, meron pang ganito. Dile-dile yung alam. Mile-mile. Yan, yun yung mga effects. Ito pa. Yun. Tapos, ano ba ito? I like it. I love it. I want some more of it. Yan. Yan mga effects niya. Marami. At meron din siyang ibang effects na sa mic naman. So ito. So, A major. Hello, sound check. Ito, robotic. Robotic ang dating. Sharp to A major. Ano naman to? Ito, ang pa-cute ng boses. Bahala kayo dyan. Ayoko dyan. Tapos, merong... Hello. To. Actually, hindi ko pa alam kung paano ginagamit tong nakalagay dito, magic. Wala siya dyan. So, ito. Shock. Shock way. Hindi ko alam to. Hello, sound check. Ah, yung tunog siguro nagbabago. MC. Hello, hello, sound check. Hello, sound check. Oh, dodge. Actually, hindi ko pa alam talaga gamitin to. Kasi kabibili ko na. Ah. Oh, ayaw na lumipat. Ayun. So, meron din siyang treble, bass, at record. So, na-full ko yung record para siguradong makapag-record talaga ako. So, music. Pag meron kang ilalagay dito na, halimbawa, magko-cover ka, cover song, so kailangan mo ng -1. So, dito mo ilalagay yun sa likod sa accompany instrument. So, yun. Pag meron ka ng ganon, may -1, ito yung music control. Ilagay dito. Tapos, monitor. Dito mo i-monitor ang tunog. Pwedeng hinaan, pwedeng lakasan. Tapos, sound effects. Yung echo. Hello, hello. Yan, echo. Siyempre, hindi mawawala yung volume.
Soundcheck. Yan. Okay. Magaling ko na yung echo. Dahil dyan, maraming magiging vlogger. Mura. Madaling gamitin. Madaling dalhin. At napapanahon. New normal. Diba? Pag nag-meeting kayo online, pwede mo tong gamitin. Napakalinaw. Ginamit ko to sa video call. So, napakalinaw ng boses, ng tunog. Grabe. Dahil ako ay isang musician, syempre, kailangan ko ng instrument para ma-share ko ang aking musika. Ayan na, kompleto na lahat. May sound card, may condenser mic, may instrument. So, start na tayo. Let's get it on. Let's get it on. Let's get it on. Shout out nga pala sa misis kong busy sa online selling. Lapit ko na yung mic para mas malinaw. So, siguro tinatanong ng iba, sino ba si Will Alvarez? Introduce ko na rin ang aking sarili. Ako si William Alvarez Jr. Yan ang kumpleto kong pangalan. At isang musician, isang amateur songwriter and singer. Isa din ako musician sa church. At isa sa mga primary leaders sa church namin. So, yan yung aking mga pinagkakaabalahan. At the same time, ang trabaho ko po ay isang pintor o gumagawa ako ng paintings. Band member din po ako ng Art Muse. So, hanapin niyo po ang aming page sa Facebook at pakilike na rin po. Thank you. Purpose ng YouTube channel na ito na ginawa ko ay para i-share ang aking music. Ibahagi ang aking mga original na awitin para po sa tingin ko para maka-inspire ako sa mga iba't ibang mga uri ng tao. Dahil ang mga awitin ko ay inspirational songs, worship songs, praise songs, at meron din naman akong mga love songs, at sa mga nangyayari ngayon may mga kanta rin akong ganun. So yan yung matutunghayan nyo sa YouTube channel na to. So yun lang, pakisuportahan lang po ako na isubscribe nyo po ang YouTube channel na ito. Abangan nyo mga susunod ko pang i-upload na mga video. At minsan, magsishare din ako kung paano ako sumulat ng kanta. Para to sa mga nagsisimula, sa mga gustong sumulat ng kanta, makapagbigay rin ako ng, makapagbahagi rin ako ng sariling kaalaman lang. Mga experience lang. Maraming magaling, mga artists, songwriters. Pwede rin kayong manood sa kanila. Pero naniniwala ako na may kanya-kanya kaming pagkakaiba. So, sana makatulong ako sa mga gustong maging songwriter o sa mga gustong maranasan din ang magkaroon ng ministry sa church sa pamamagitan ng musika, no? Kasi naging ganun yung aking buhay at malaki ang naitulong sa akin noon. Kaya ako naging ganito, positive lang sa buhay. Hindi naman tayo laging tawag doon nagtatagumpay. Meron din tayong mga kabiguan, pero ang laki ng tulong sa akin, malaking bagay yung mga word of God na aking mga na-apply at hanggang sa ngayon ay natutunan ko pa. Siyempre, magbibigay rin tayo ng mga komento o saloobin sa mga napapanahong issue sa mga nangyayari ngayon, kasama na ang politika. Pero magbabahagi tayo ng ating pananaw, hindi sa batayan dito sa lupa, kundi sa batayan ng salita ng Diyos as a Christian, kung paano tayo, yung pananaw natin ay doon nakabase sa kalooban ng Diyos. Yun, matutunghayan nyo rin yun, mga saloobin ko sa mga ganun. Sishare ko dito. Bago ko tapusin ang video na to, ay gusto kong emphasize na dapat tayong magpasalamat sa Diyos. Dahil sa kabila ng ating kalagayan ngayon, ay narito pa rin tayo. Hindi biro ang nangyayari. Mabilis tumaas ang bilang ng mga infected ng virus. Pero salamat pa rin sa Diyos dahil hindi lahat ay nagkasakit. So, sa ating mga walang sakit, pag-pray natin yung mga tinamaan ng virus. At magpasalamat tayo sa Diyos dahil iningatan niya tayo. At sa mga may sakit naman, ay wag po kayong mawala ng pag-asa. So,
positibo lang na tandaan natin yung mga nakaranas ng himala na ginawa ng ating Panginoong Jesus sa Bible ay yung mga may sakit. Sila yung nakaranas ng mga kakaibang bagay. Kung hindi sila nagkasakit, ay hindi nila mararanasan yung pagpapagaling ng Panginoon. Ang dahilan kung bakit sila gumaling ay pananampalataya sa ating Panginoon. So, siguro i-apply natin yung pananampalataya sa panahong ito. Lalo na sa mga may sakit. Maraming pinanggaling ang Panginoon na sumampalataya sa Kanya nung panahon niya. At naniniwala ako na hindi siya magbabago noon, ngayon, at magpakailanman. So, yun lang. Salamat. Paki-subscribe na lang po ang aking YouTube channel. Paki-click na lang po ang subscribe. Ako'y nagpapasalamat na po sa inyo, sa inyong support. God bless po sa ating lahat. Hope!